kaso ng domestic child abuse sa Pilipinas, triple daw po ang itinaas. May humigit kumulang 300,000 kaso ng online child sex abuse sa bansa mula 1 ng Marso hanggang 24 ng Mayo taong 2020. Ayon po yan sa Department of Justice. Ang itinuturong dahilan ang COVID-19 pandemic dahil hindi pumapasok ng paaralan ang mga bata at kasama nila sa bahay ang abusado. May kakayanan nga ba ang batas natin para maprotektahan ang mga kabataan sa pang-aabuso? Yan po ang aalamin natin mula kay Attorney Ivy Joyce De Pedro para ipaliwanag sa atin kung ano ba itong RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Hello po, Attorney. Good morning. Good morning to you and to all our viewers. Good morning po. Attorney, una po sa lahat, ipaliwanag po natin sa ating viewers, ano po ba itong RA 7610? Ang RA 7610 is the so-called Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, or simply called Child Abuse Act, Against Child Abuse Act. Ito yung batas na pumuprotekta sa ating mga kabataan sa pang-aabuso, whether psychological or physical abuse, neglect, cruelty, sexual abuse, and emotional maltreatment ng mga nakakatanda sa mga bata. Sa bagay, pwede rin nabang sabihin, meron din kasi tayong tinatawag na peer-to-peer bullying, yung tipong yung bata ay binubuli rin yung mga kaedad niyang mga bata. Ayan, Attorney, this is an act to protect the children. Ano po? Kapag sinabi po natin children, anong edad po ba ng kabataan ang saklaw nitong RA 7610? As provided under RA 7610, children below 18 years of age are considered child, or yung pwede rin yung mga tao na hindi nila kayang protektahan yung sarili nila kahit pa beyond 18 years of age na sila. Mm-hmm. Kanina po ay nabanggit po natin yung ukol sa physical abuse. Bukod po dito, ano-ano pa po bang klase ng pang-aabuso ang pwedeng maprotektahan ng batas na ito? Sa RA 7610, ang prohibited acts natin is child abuse. Yun nga, yung physical or psychological abuse, neglect, cruelty, sexual abuse, and emotional maltreatment. Meron din tayong discrimination against children, yung dinidiscriminate natin dahil lang bata. Child exploitation, yung minamaltrato natin yung mga bata. Violence against children in school, kaya hindi lang nangyayari ang child abuse sa home setup, kundi sa school. At ang DepEd, meron ng mga patakaran tungkol dyan. Meron din tayong prohibited acts regarding corporal punishment o yung masyadong matinding pag didisiplina sa mga anak. Meron din tayong tinatawag na bullying or peer abuse, and any analogous or similar acts na pwedeng maka-abuso sa mga bata. Mm-hmm. Ano naman po, Attorney, yung pwedeng maging penalty kapag napatunayang nang aabuso ng mga bata? May level of gravity po ba ito? Oo, ito ay isang criminal case na kulong ang pwedeng maging penalty kapag napatunayan ng court na talagang intentional yung gusto mong pagde-debase or pagde-demean sa reputasyon ng bata at gusto mo talagang saktan yung kalooban ng bata. Mm-hmm. Attorney, syempre kapag ka mga bata, itong mga biktima, mahirap po na magsumbong, hindi ba? Lalo na kung ang kanilang abuser ay nasa loob ng kanilang tahanan. So, paano po magsasampa ng kaso? Actually, yan din yung pinaka problema sa panahon ngayon. Siguro tayong mga observers, maging vigilant tayo kung meron na palang ginaganyan, kung kapitbahay natin. Kasi talagang hindi yan magsasalita, lalo na kung nasa loob ng bahay nila. Ngayon naman, ang DepEd ay meron din namang pinapanukala na kung may mga ganyang kaso, ay huwag silang mag-alinlangan na magsabi sa mga nakakatanda sa kanila, sa mga kamag-anak nila, o sa mga kapitbahay nila kung may ganyang mga insidente. Ayan, sapat po ba yung batas na to para masabi natin na bababa po yung kaso ng domestic child abuse sa ating bansa?
sa aking palagay ay sapat naman ang batas natin, ang proteksyong ibinibigay ng RA 7610 ay masyadong malawak na to the extent na any analogous circumstances which would inflict harm to the child ay magiging punishable. Yun nga lang, kailangan natin talagang maging vigilant para mas maprotektahan ang mga bata. Attorney, meron po tayong mga additional questions dito. Child abuse po bang maituturing yung mga indecent comments na nakikita natin sa social media? Kasama po ba yun? Yun nga. Sa palagay natin kasi, no, kapag child abuse, ang iniisip agad ng mga tao, physical abuse siya. Hindi natin naiisip na meron din tayong emotional or psychological abuse na tinutukoy. Actually, sa RA 101627 or the Anti-Bullying Act, na isa na tong batas, yun yung anti-bullying setup sa school. But if it occurs online, ito yung tinatawag na cyberbullying. And kapag cyberbullying, punishable din siya sa batas natin. Kung yung mga malicious comments na naiipon because binabash ng mga netizens yung isang particular na tao, that can be prosecuted under the Cyber Crime Act of the Philippines. Cyber libel po siyang maituturing. So, netizens, huwag po tayong basta makapag-comment sa ating mga Facebook, lalo na kung ito ay nakakapag-inflict ng harm or danger dun sa ating binabash. Ayan, so kailangan talaga maging maingat tayo, attorney, sa mga pagko-comment natin at sa pagpo-post natin, 'di ba? Ito po additional question din po natin ngayong umaga, attorney Ivy. Dapat po bang nasa kustodiya ng DSWD ang isang bata para mabigyan siya ng proper guidance sa traumatic experience niya just in case na siya po ay biktima na ng child abuse? Actually, ang kinocontemplate kasi nang dapat i-turn over sa DSWD ay yung mga homeless or neglected children. But kung meron pa naman siyang magulang or pwedeng kamag-anak na kumukup sa kanya, yun talaga yung dinidirect ng batas na mag-guide or mag-grant ng custody dun sa bata. Hindi siya agad-agad tina-turn over sa DSWD. Actually, ang ginagawa ng DSWD is intervention program for those children in conflict with law or those children na sobrang neglected or abused na. Pero kung meron pa naman siyang magulang or relatives, dun yun mapupunta bago sa DSWD. Okay, so kailangan po ay alagaan pa rin ng kamag-anak yung bata. Ito naman po, attorney, ay yung next question natin mula po sa recent na pangyayari sa mag-ina na binaril ng isang pulis po sa Tarlac. Hanggang ngayon po kasi, attorney, ay kumakalat pa rin yung picture ng bata sa social media. Ito po bang mga nagpapakalat ng picture na ito ay pwede rin pong makasuhan ng child abuse? Yes, actually, if the child would want to file a case against those bashers online, they in-educate din actually ngayon ng DepEd laban dyan sa mga cyber bullies na yan. Mm-hmm. Ang gagawin lang, dapat properly educated yung bata na huwag nating pagkatiwalaan lahat ng nasa online, lalo na kung hindi pa natin nami-meet. At if ever a situation occurs like that, screenshot lang yung mga pambabash, yung mga comments, and then syempre tayong mga bata, mga anak natin, dapat magsumbong agad sa magulang nila kung ano yung dapat gawin, and then the parents would take action. Pwede silang mag-consult with the lawyer para makatake ng appropriate actions for that. Attorney, additional question po ulit. Tanong naman po para sa ating viewer, mula po sa ating viewer, may bata raw po na nanusok ng kaklase niya gamit ang ballpen. Yung batang natusok, namuo yung dugo dahil sa mata po banda tinusok eh. Dahil dito, nagalit yung tatay nung tinusok ng ballpen at sinugod yung bata at ginulpi po yung bata. Ngayon, gustong magreklamo ng nanay ng batang ginulpi. Pwede po bang kasuhan ng child abuse yung tatay? Actually, yung instance na yan is, okay, we have to delineate between passion or obfuscation on the part of the person na
nag-retaliate dun sa ginawa sa anak niya, and yung talagang may intention to demean the dignity of the child. In that case kasi, kung nakita niya na inaapi yung anak niya at yung tatay eh biglang nag-init or nagdilim ang paningin at hindi naman niya intention na pahiyain yung bata o sirain ang pagkatao nito, kundi gusto lang niyang, hindi naman sa makagante, kundi para maipagtanggol yung anak niya, eh hindi naman yun actionable wrong. Mm-hmm. May Supreme Court decision on that not all instances of laying of a hand towards a child is considered child abuse. Pero kung mapapatunayan sa korte na yung ginawa nung tatay ay talagang nakaka-degrade dun sa reputasyon ng bata or sa pagkatao ng bata, pwede siyang makonsider as child abuse. Yun yung tinutukoy ko kanina, na other analogous instances or circumstances which would constitute child abuse. Ayan, pero mas maganda siguro, attorney, ano, na magulang sa magulang ang mag-usap kapag kaganitong mga insidente at huwag nang patulan ng nakakatanda yung mga bata. Medyo mahirap yung sitwasyon, attorney. Sa civil code, it is provided na kapag may nagawa yung ating mga minor na anak under our custody, yung parents yung magiging civilly liable for that. Sila yung dapat na magbayad ng damages for that. Take note ha, hindi pwedeng makasuhan ang bata below 15 years of age. Kung 15 to 18 years of age naman, dapat yung bata, for him to be considered as a child in conflict with law, dapat he acted with discernment. Ibig sabihin, alam niya yung ginagawa niya, alam niya kung ano yung tama at mali, alam niya yung consequences ng ginawa niya. Pero kung hindi, hindi rin siya pwedeng ma-convict sa isang crime. 15 years and below, absolute exemption po yan. So talagang magulang versus magulang ang dapat na magkasuhan dito. Hindi po natin pwedeng ipakulong ang bata, lalo na sa mga bullying instances sa schools. Ayan. Pero attorney, kung malulutas naman natin ito sa maayos na usapan, hindi ba? Huwag na tayong mag-file ng kaso. And of course, ang lesson natin ngayong umaga, attorney, para sa akin, eh yung mga magulang talaga dapat ang magsilbing, kumbaga ay guide ng ating mga anak, di ba? Sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sila yung mag-guide at hindi sila dapat mag-abuse sa kanilang mga anak. Anyway, attorney, maraming salamat po sa inyong oras. Baka meron pa po tayong mga tips po dyan or advice po na hindi po natin natakal ngayong umaga. Para sa mga magulang, ingatan natin lagi yung mga anak natin. Maging vigilant tayo. Kung umiiyak yan, ibig sabihin may gustong isumbong yan. Hindi ibig sabihin na hindi nagsasalita yung anak natin, eh pababayaan na lang natin. At sa mga bata naman, huwag tayong matatakot na magsabi sa ating mga magulang kung meron na palang pang-aapi o pang-abuso sa atin. Sa ating mga netizens, hindi lang physical abuse ang tinuturing na child abuse, most especially online sa cyber world ngayon. Masyado nang malaki ang role na ginagampanan ng online community ngayon. Maging maingat din po tayo sa pagko-comment at pagsasabi ng kung ano-ano sa Facebook, because that may be taken against you. Yun lang po. Alright, maraming salamat po, Attorney Ivy, sa inyong oras. Thank you.